Magsitayo po ang lahat. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating manalapagdiriwang, ating pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo't kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pagsasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway,
ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turo'y hindi ko na kailangan, maging iyan mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginagawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturing at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangaral. Nagbibiki sila ng mabigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang ginagawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa lang ang inyong guro, ang inyong Amang nasa langit. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa,
sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakababa ay itinataas, at ang nagpapakababa ay itinataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ba ang sukatan ng pagiging dakila? Ang sukatan ba ng pagiging dakila ay pagiging matalino? Ang sukatan ba ng pagiging dakila ay pagiging mayaman? Ang sukatan ba ng pagiging dakila ay pagiging banal? Ang sukatan ba ng pagiging dakila ay yung marami kang dinadasal sa loob ng simbahang ito? Ang sukatan ba ng pagiging dakila ay maging lingkod ka lang ng simbahan? Mga kapatid, sa mabuting balitang napakinggan po natin ngayon sa araw na ito, ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, ang mga Saduseo, akala nila ang pagiging dakila ay yung marami kang nalalaman. Akala nila, ang pagiging dakila ay yung pagiging makapangyarihan. Pero, ang pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na malinaw, ang pagiging dakila ay pagiging lingkod ng lahat. At ang pagiging dakila ay merong kaakibat na kababaang loob. Mga kapatid, ito po palagi itong pinapaalala sa atin ni Jesus eh. Paulit-ulit niyang sinasabi at tinuturo ang kababaang loob. Pero nakakalimutan natin palagi. Palagi natin iniisip ang ating kapakanan. Palagi natin iniisip na ano ba mapapalako riyan. At akala natin ang kaginhawahan, ang kapanatagan, ang kapangyarihan, ang kasikatan ay ang ating magiging daan para sa pagiging dakila. Mga kapatid, ibinabalik tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pinakapayak na hangad niya para sa ating lahat. Nais mong maging dakila, dapat kang maging lingkod. Kailan tayo, mga kapatid, naghangad na maging dakila? Kailan tayo naghangad ng kapangyarihan at kayamanan? Kailan tayo naghangad na kung saan naging hambog tayo at nakalimutan natin na meron palang mas makapangyarihan sa atin, meron palang mas mayaman sa atin, meron palang mas dakila kaysa sa atin. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. Bakit ba tayo nagpupunta sa simbahang ito? Bakit ba tayo pumipila ng mahaba, makahipo lang sa Jesus Nazareno? Ito'y paalala sa atin na tayo'y tao at walang nagbibigay ng halaga sa pagkatao natin, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat lahat po tayo'y kasangkapan ng Diyos at walang saysay ang ating pagkatao kung hindi natin dinadakila si Kristo. Mga kapatid, walang dakila sa daigdig, kundi si Jesus lamang. Ang pagkatao natin ay hindi dakila. Pinagiging dakila tayo ng Diyos dahil ang pinagmamalaki natin, dahil ang tinuturo natin, dahil ang binabahagi natin, walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Nais mong maging dakila? Nais mong maging tampok? Nais mong maging hayag? Maging lingkod tayo ng lahat. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos, si Kristo Jesus, ang unang naglingkod sa atin. Nagpakababa, naging tao katulad natin. Naglingkod upang maihatid sa atin ang kaligtasan. Tayong mga tao, anong pipiliin natin? Kundi maging lingkod din ng Diyos para sa kapwa-tao natin. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa, huwag nating kalimutan ang panawagan ng Diyos sa atin. Nais mong maging dakila, dapat kang maging lingkod na mapagkumbaba. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo.
Minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin ng tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat panalangin, ating tugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't gawing banal ang paghahain aming pinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasali, sakaling kami bubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog,
ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pasanga lang nawa tayo ng katawan ng dugo ni Kristo, sa buhay na wala. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka,
maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsalong ito, katapatan sa paumuhan namin, dagdagan mo. At tulutan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako noon sa binyag na ika'y kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.